Okay, so ngayon po ako po ay nasa isang lugar na kung saan ay kitang-kita po ang nature. Ito po ay napakagandang place, no? Ito po ay sa place po ng aming tita. Thank you, tita. No, namasyal kami dito sa likod. Napakaganda. So, yes. Yan po. Para maiba naman po yung background ng ating vlog. It's not a background already. Kumbaga, totoo na po siya na kinukunan habang ginagawa itong video. So, ang gusto ko pang pag-usapan po ngayon, tungkol sa katotohanang nung binihisan tayo ng bagong pagkatao, saan na napunta yung dating pagkatao natin? Issue po kasi yan eh. Bakit ko po nasabing issue po kasi yan eh? Dahil sasabihin nung iba, may dalawa raw nature ang tao. Since born again ka na, nakakilala ka na kay Jesus, may dalawa ka raw nature. Well, ayan po isang malaking kasinungalingan from the pit of hell itself. Dito ko ipofocus, mas maliwanag yan, no? Kasi ang isang mananampalataya ay may bago ng pagkatao. 2 Corinthians 5:17. Actually, iyan lang po ang ating verse na talagang masasabi nating ito ang katibayan ng isang mananampalataya ay may bago ng nature. At yung dati niyang pagkatao, wala na eh. Diba? The old man has gone. So, walang dahilan para pagdadahan mo yung verse na yun dahil nagkakasala ka pa. Bilang mananampalataya, of course, we tend to fail most of the time. Minsan nagagalit tayo, nabubuisit tayo. But you know what? Hindi po yung basihan ngayon para sabihin na, oh, nawala yung kaligtasan mo. Uy, nawala na yung ganito mo. Uy, nawala na yung righteousness mo. Excuse me! Hindi po mawawala ang righteousness. Ang ganda ng view. Dahil ang sa totoo lang po, parang jungle po, ano po. Sa totoo lang po, nang bihisan tayo ng bagong pagkatao ng Diyos, yun po ay mismong, ano po, righteousness ng kanyang bugtong na anak na si Hesus Kristo. So sa ayaw at sa gusto mo, ang ganda dyan, sa ayaw at sa gusto mo, ikaw ay mananampalataya na. Ikaw ay may bago ng pagkatao. Huwag mong ibabase doon sa, uy, nagkasala ako, uy, nagkamali ako. Again, uulitin ko. Tumarating pa rin po yan sa atin. Sapagkat, you know what? Mahina po talaga habang nandito pa po tayo sa flesh. Hindi po yung flesh para gumawa ng masama, kundi flesh ito, itong katawan natin, tapikin mo yung mukha mo. Hindi naman manhid, di ba? Kurutin mo yan, masakit, hindi ba? So ayun pong sinasabi ko. Ang dinil po sa atin ni Jesus ay ang ating espiritu. Amen. So, pag sinabi niya bago ng pagkatao mo, paniwalaan mo yon, huwag mong pagdududahan yon. Kasi to doubt the word of God, to doubt the words of Jesus, I believe that's a big sin. Napakalaking kasalanan nun. Pagdudahan mo na ang mga magulang mo, pagdudahan mo na ang mga kapatid mo, pagdudahan mo na ang kung sino-sino, asawa mo, mga anak mo. Pero huwag na huwag mong pagdududahan ng Panginoong Jesucristo. Di ba? Sapagkat sabi ng Bible, lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. So, lahat po talaga tend para gumawa ng kasalanan, makakagawa pa rin ng kasalanan. Pero what I mean is, may bago na po tayong pagkatao, may bago na po tayong nature. Imputed righteousness po ang tawag doon. Hindi yun sariling gawa mo. Kasi pag sariling gawa mo yun, malungkot. Alam po ninyo kung bakit. Sapagkat kung ang basihan ng kaligtasan ay ang sarili mong gawa, wala pong maliligtas sa atin maski isa. Mabuti na lang po sa kagandahang loob ng Diyos Ama, ipinagkaloob niya ang Panginoong Jesucristo, nagkatawang tao, kagaya natin, at ngayon, lahat ng tatanggap sa Kanya, at ang sabi po ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him will not perish, but will have everlasting life. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click mo ang notification bell. Share this wonderful video. Medyo kakaiba po ngayon. Gusto ko po kasi ng clean and green. Yan. Ano to? So, yung subscribe button, pakipindot, tapos sa share po itong video nito. Sapagkat ang usapan natin dito ay napakahalaga, ito tumutukoy po sa imputed righteousness. Pag sinabing imputed yung righteousness mo, yan, ganyan natin yan. Pag sinabing imputed yung righteousness mo, wala kang ginawa.
ha? Wala kang ginawa, yun ay ibinigay sa iyo ng Diyos. Pinaghirapan ni Jesus yun sa cross. Actually, he shouted, "It is finished! Tetelestai in Greek at naganap na sa Tagalog." So ano pang gusto mong wika para maunawaan yon? So may bago ka ng pagkatao. Amen? Tanggapin mo ang katotohanan na yon, dahil sabi ng 2 Corinthians 5:17, wala na ang dati nating pagkatao. The old has gone, and behold, all things become new. Thank you, and Jesus truly loves us all. Hope you enjoyed this clean and green, no? Sa likod ng bahay ng tita na. Thank you po, thank you, thank you.